Ito na. On the line, ready? Ready na si Senior Superintendent Bong Durana, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Magandang umaga, Colonel Bong Durana, sir. Magandang umaga din, Erwin, sir. At opo. Sa mga lahat na nakikinig ng programa. Opo, opo. Alam ko kung busy kayo. Bilisan ko na lamang. Pero ito mga kababayan natin, humingi po kasi ng update na nakita natin na third day na rin ng mga CIDG elements natin dyan sa labas ng Senado. Nag-aantay lamang po yata, nagbabantay para kung ano po ba ang instruction dito sa mga tiga CIDG. Pag lumabas na ang warrant, isa-serve na yung warrant kay Senator Trillanes or at the same time, bantayan para hindi siya makalabas dyan sa Senado, Colonel Bong? Alam mo naman po, Erwin, no? Yung kanilang presensya doon is una-una to at least yung ating mga forces element. Yes. Para po ma-ensure na yung legal procedures are being followed. Oo. At pangalawa, yung it is also siguro yung investigative tactics, no? Uh-oh. Or strategy. Oo. To pre-position our law enforcers. Uh-oh. Just in case po na malumabas ang warrant of arrest, ma-implement po nilang kailang gawain in a more efficient and dignified manner, befitting po sa kung sino man yung accused doon po sa Senado. Sir, matanong ko lamang, in this case, meron din po kasi mga military police doon, meron din po mga legal team ang AFP doon other than the CIDG personnel. Paano ito? Pag alam ko, inaantay lang po talaga yata ngayon ay yung arrest warrant, yung alias warrant na inaantay na mailabas ng Makati Regional Trial Court. Kapag ito ay lumabas, sir, paano ito? Ang magsaserve ba ang PNP o ang AFP? At kung saan po ba siya dadalhin yung mga booking process nito? Dahil I'm sure magkakaroon na naman ng booking process. Meron po bang sa AFP ba ang magbubook nito? O kayo dyan sa PNP ang ikang magpapiano, kukunan siya ng mga magsas, saka siya ito turn over sa AFP? Kami po, Erwin, sumusunod lang po sa kung ano po yung development po doon sa ginawa ng ating Department of Justice. Aha. So kami po, wala po kaming as to how they are going to institute sa force to Philippines. Kami po ay nagbibigay lang ng assistance. Pero sa amin, ang ganang amin po, yung aming action ay manggagaling po kung ano pong iutos ng korte, kung ito po ay ma-issue ng warrant of arrest. Doon po kami as a civilian law enforcement entity, doon po yung pusihan ng aming mga aksyon na Erwin. Oo, kasi ang kadalasan di po ba, it's always the PNP ang parang nagsiserve ng warrant ever since. Yung kaya dating Pangulong Estrada, PNP po ang nagserve. Gayon din po kay dating GMA, PNP. Yung kay Dilima, PNP. I suppose sa PNP din ang magsiserve dito, sir, ng alias warrant kay Senator Antonio Trillanes, sir. Totoo po yun. Kung meron pong order sa ating judicial authority, opo, sa ating mga hukuman, yun po ay ang gawain ng Philippine National Police. Ayun, alright. So, pero ang kung kunwari nga, dadaan pa po ba sa mga booking process ito, mga mugshots, etc.? At I believe PNP po ang may mga ganito. Meron kayong ganito mga gamit kasi wala yata ang AFP. Wala naman sila mga booking process, kundi PNP po ang nagagawa nito. Colonel, tama po ba? Totoo po yun, no? Alam po ng ating mga kaputsan yung procedures, no? Kasama po yan sa ating mga standard operating procedures sa the moment na ma-aresto ang isang tao, opo, isang Pilipino na subject sa warrant of arrest. Alright. Maraming salamat po, Senior Superintendent Bong Durana, tagapagsalita ng Philippine National Police. Magandang umaga, mabuhay po ang ating kapulisan, Colonel. Yes, sir. Erwin, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo.